Assalamu alaikum mga Maripars, kumusta kayo? Medyo late na naman ako nakapunta ng kusina dahil nakatulog ako ulit pagkatapos namin magsala ng Salat al-Fajr. Alas 9 na nga ng umaga sa mga oras na to, kaya etong peaches na kaagad ang aking hinugasan dahil kagabi pa ito nabili ng asawa ko. Tinatanghali na din kasi ng gising itong mga anak ko dahil simula nung walang pasok ay nako, talaga namang late na silang natutulog. Minsan nga ay pumapasok na itong asawa ko sa trabaho nang hindi na ako ginigising. Pumunta daw pala siya ng fish market kanina dahil sinamahan niya yung purchasing nila. Bumili daw sila ng mga seafood kaya nagpabili na din ako ng tilapia at eto't mga alas 10:30 ng umaga ay dinaan niya dito sa bahay. Buti na lamang at pinatanggalan niya na ito ng kaliskis doon, pati pinatanggalan niya na din ng bituka, kaya pagdating dito sa bahay ay hinugasan ko na lamang dahil hindi niya ito pinahugasan doon. Pagkatapos ko itong hugasan ay naghiwalang ako ng isang piraso dahil ito yung aking lulutuin for today's video. Isang piraso lang ang aking lulutuin dahil paniguradong kami lang dalawa ni Bunso ang kakain itong reseping lulutuin ko ngayon. Pagkatapos kong hiwain itong bawang luya, sibuyas at saka kamatis ay pinaiinit ko na din itong kaldero kung saan ko ito lulutuin. Naglagay na din ako ng coconut milk powder dito sa cup at lalagyan ko yan ng mainit na tubig. Gagataan ko kasi yung tilapiang hiniwa ko kanina at etong at iginis ako na itong mga sangkap. Olive oil po talaga lagi yung aming ginagamit sa panggisa mga mare at etong at isinunod ko na rin itong kamatis. Hinalo-halo ko lamang ito at nung medyo nagisa na yung kamatis ay nilagay ko na din o isinunod ko na din itong isda. At kung makikita nyo kung bakit siya kulay dilaw ay naglagay po kasi ako ng turmeric. Sa mga Maguindanaon kasi mga mare, once available naman yung turmeric sa bahay ay talagang hindi pwedeng hindi maglalagay sa ginataan. Pero yung iba ay hindi naman sila naglalagay, pero masarap din kasi kapag may turmeric at nagpapatanggal din ito ng lansa. Nang mailagay ko nga pala yung gata dun sa aking niluluto ay ito namang kundol ang aking binalatan. Tinanggalan ko lang ng mga buto pagkatapos ay hiniwa ko at hinugasan ko na kaagad. Saktong kumukulo na itong aking niluluto kaya nilagay ko na din kaagad yung mga kundol na nahiwa ko. Pagkatapos ay naglagay lang ako ng asin at saka paminta. At habang hinalo ko ng bahagya sa ibabaw lang para hindi madurog yung ating isda ay naisip kong lagyan na din ng konting magic sarap. At habang hinihintay kong kumulo yung aking niluluto ay eto't binabalot ko naman sa cling film itong tilapia na ilalagay ko sa freezer. Ang purpose ko kaya ko binabalot ito ay para hindi sila magdikit-dikit at para hindi ako mahihirapan kapag i-defrost ko ito. Kumukulo na din itong aking niluluto at luto na din yung gulay kaya nagdagdag pa ako ng mas creamy pa na gata. Maya-maya lang ay pinatay ko na din yung apoy at nilagay ko na dito sa lagayan. Share ko nga lang po pala mga mare na kapag ako ay nagluluto ng ginataan ay ang ginagamit kong gata ay yung coconut milk powder. Para sa akin kasi ay mas malasa ito at hindi ito amoy na parang lumang gata, ganun. Nasubukan ko na din kasi yung gata na nakakan pero ayoko yung lasa dahil hindi siya lasang fresh. Itong aking niluto ngayon mga mare ay talaga namang dalawa lang kami ni Bunso ang kakain neto dahil ang mag-ama kong Huda at ang baba niya ay hindi naman talaga kumakain neto. Kaya ang nangyari ay nagluto pa ulit ako ng panibago pang ulam para naman sa baba nila pero hindi ko na isasama dito sa video para hindi na masyadong humaba. O sa mga mahilig sa ginataang isda dyan, natakam ko ba kayo? Pagpasensyahan nyo na po. O siya, ito lang po muna for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!